Sup mga idol, welcome back to my YouTube channel. Ang i-share ko na sa inyo ngayon mga idol, at ito puno na yung pakita ko mga idol ah. Ito, yan yung brooder cage natin, puno na. So, ibig sabihin ano ba yan? Nahulog. So, ibig sabihin meron na naman tayong bagong papisa dito. So, yun ang ipapasilip ko for today. Ano? Paano? Tara, samahan nyo ako mga idol. Let's go! Ngayon na! Idol, bago ko i-share etong bago nating papisa dito, yung kapunuan ng ating brooder cage, meron akong gustong i-share sa inyo mga idol. Meron sa atin nagpa-reserve ng 6 hen. Talagang nakapili na. 6 hen, 2 cocks, 2 cockerels, 2 pullets. So pina-reserve niya lahat 'yon. So ano 'yon mga idol, worth 20,000 mahigit. So okay yung usapan namin, maayos. Okay naman kausap mga idol. Ngayon ang ano yon, last November 28 magkausap kami. Ngayon yung payment daw niya, nakapili na siya, nakaano na siya. Ngayon yung payment daw niya sa katapusan. Ngayon inantay natin nagkatapusan. Tapos pagdating ng katapusan mga idol, biglang nagsabi na hindi na daw tutuloy. So syempre disappointing kasi mga idol, marami sa ating nag-i-inquire na mga iba pa gustong makapag-avail ng alaga natin. Syempre, priority ko kasi nga, syempre, ang dami mong kukunin eh. So, ang ginawa ko mga idol, siya yung muna yung priority ko kasi syempre, parang big clients dito sa cook natin. So, yun, nagtiwala ako sa kanya. Ganon, tas talagang full support. Lahat ay offering my service kung sa brooder cage, sa breeding cage, talagang inoffer ko na tutulungan ko siya, ganun. Gito, okay na may usapan namin mga idol, kaya lang nung pagdating nung time nung commitment, bigla na siyang nag-back out kasi nagkaroon daw ng problema. Oo, naintindihan naman natin, nagka-problema. Ang ibig ko lang sabihin mga idol sa susunod sa mga nanonood at sa mga gustong mag-avail dito sa cook natin or kahit sa kanino man na breeder na chabu, dapat before you commit, planado na lahat yan. So, dapat ready na, lahat okay na dapat, yung pag-aanlan mo, yung titingin, lahat na nakausap mo na yan bago ka mag-commit sa isang tao. Kasi meron ding ibang tao na umaasa sa sa'yo, sa meron ding ibang tao na gusto ding mag-avail sa'yo. So lahat nung nag-PM sa akin that time na sabi ko yung ang alaga natin dito is naka-reserve na lahat nung pack out. So pasensya na kayo mga idol, talagang syempre priority natin yung big clients para isang bagsakan na lang sana. Kaya lang yun, hindi natin alam, biglang ganon yung sinabi ni nung client. Hindi ko na i-mention yung name, pero yun, shout out sa'yo. Tsaka isang tip pa pala mga idol sa mga gustong mag-alaga, pagka nag-inquire kayo tapos nag-inquire ka ulit sa isang breeder at biglang yung isang breeder eh biglang kung ano-ano sinasabi, negative yun. Huwag kayong kukuha doon. Ang gawin nyo mga idol pagka ganun, i-visit nyo yung coop niya tapos i-visit mo yung coop niya. So tingnan mo kung sino yung maganda, yung pamamalakad, yung sistema. Kasi yung iba, mas maraming, sa totoo lang mga idol, mas maraming alam yung wala namang alaga.
'di ba? Yung hindi naman ganun siya naghihirap na nagbi-breed, pero mas matalino pa siya sa maraming nag-aalaga sa experience. Iba kasi yung based on experience mga idol compared dun sa naririnig, ganun, sabi nito, advice nito. Tapos nung pala, nagbabuy and sell lang pala ng manok, mga idol, di ba? So, yun, mag-iingat po tayo dun. Bogus yun, huwag po kayo magtitiwala. So, tiwala tayo sa mga tunay na breeder. Marami pong tunay na breeder ng tiyabo na talagang makikita mo may mga palahi siya. Katulad natin, ito, yung isi-share ko ngayon. Makikita nyo yung mga itong palahi talaga natin, tsaka yung mga iba natin. So, iikot ko sana yung mga pinareserve niya, talagang ayaw niya eh. So, bigla na lang siyang nag-back out. So, yun yung inaano ko lang. Yung parang, syempre, medyo masama loob natin doon kasi talagang nakakumit na siya eh. Nakakumit na siya mga idol. Talagang okay na iusapan namin. Ang inaantay na lang yung sweldo niya ng katapusan tapos deposit na yung payment. So, syempre, ikaw, okay ka na sa kanya, di ba? Kasi ang daming kumukuha sa atin, mga idol. Kadi-deliver ko lang ulit sa Pangasinan. Okay naman, pagkausap, deposit na agad yung client. So, sa Nueva Vizcaya, dalawang beses nang kumuha sa atin yung client. Talagang, yan, sige, kunin ko yan. Bayad na siya agad, deliver na agad. Kasi, from the beginning, dapat yung kukunan mo, tinignan mo na yung mga manok, yung alaga niya, silipin mo yung page niya, o kaya ko ako, nagbablog ako, yung history, yung mga alaga ko, makikita nyo naman. Para pag may pumasok na, meron kasing parang mga idol eh, dicer sa mga mall. Ganyan na, yung mga sales sa mga appliances, alam mo yon, yung sisiraan yung brand na to, ganito. Meron kasing nagchachabu, pinasok yung chabu, ganun yung diskarte niya sa pag-aalaga. So, mali yon mga idol, walang mangyayari sa akin. Kaya ganun, mag-focus tayo sa breeding, sa pag-develop ng manok, dapat open tayo dyan. All the lines, ako andito, all the lines, meron tayo dito. Plano ko pang kumuha ng mga materyales sa mga ibang breeder din. Ganun din, syempre, continuous development ng alaga natin. So, hindi yung sa kwento ng tao na nagmamagaling na akala mo maganda yung alaga niya, build ganito, tapos hanggang sa masisira yung loob ng taong kukuha dapat na newbie na gustong magsimula. Huwag kayong maniwala doon sa mga gustong mag-start, mga idol. Huwag kayong maniniwala sa ganun. Bogus yun. Pantaan yung mga idol. Ang mangyayari sa ipapasok kayo sa grupo, tapos sa iba, magkakaroon kayo ng hateness, bitterness. Ibis na dapat ikaw open ka sa mo, yung pagandahan ng tiyabo, maikot mo yung lawak ng mga breeder, makita mo yung mga alaga nila. Hindi, ang mangyayari sa iikot ka lang sa kanila mga idol. Yun yung negative tone. So, yun ang tip ko mga idol. Tandaan nyo yun, yung ano ko na yun. So, tingnan mo sa experience ko. Ang dami talagang pinareserve. Eto mga idol, papakita ko yung mga pinareserve niya sa akin. Eto ah. Ah, wala pala dito. Eto yung hen dito mga idol. Kita mo, proven to, proven. Talagang proven hen to. Ano to, anak ni Dagul. Eto yung kaunawang anak ni Dagul. Talagang sobrang priority ko sa kanya. Talagang ibinigay ko yung talagang okay para makapagsimula siya ng maayos, makapagsimula siya ng maganda, foundation, ganun. Etong mga breeder ko talaga na talagang pinagkakaingat-ingatan talaga. Pisiner to mga idol. Ayan o. Ayan o. Ayan o, tingnan mo mga idol. Ayan o. Ayan. Diba? Talagang, ano ko yan. Ayan, isa yan sa mga hen. Eto pa mga idol. Andito. Ready to breed na isa andito, paliliguan ko na lang itong dalawa na to. To. Oh, ayan oh. Ayan yung hen na to, mga idol, ayan oh. Yan, yan din dapat isa yung kukunin niya oh. Pati yung ino-offer ko na din yan for keep yan. Ilalaban ko na tong na to sa December 11. Lalaban ko yung kak na to. Ilalaban ko sa Pampanga, merong local show doon. So, for experimental lang, ilalaban ko itong kak na to. Para malaman lang natin, kasi first time natin mag-join sa show, syempre, iba-vlog din natin yan, mga idol. So, ilalaban natin yan. Ayan, yung kak na yan. Ayan. Yung hen na yun, pina-reserve niya yun. Tsaka yung andito, yung white natin na isa, mga idol. Ito, yan, dami niyang pina-reserve. Ito, yan. Ito, yan, yan, okay na yan. Okay na lahat, itong white natin na to.
Talagang hindi ko mga pang-out yan, pero dahil natuwa ako, dahil mabait yung client, maraming gustong kunin, I want to share may ano yung mga bridges ko dito. Talagang mga palahi na natin. Tsaka eto, mga idol, meron pa dito. Ito, yan. Ayan, maiwan lang yung white, pero pati yan, ayan, yun. Yun, mga talagang very short leg yan, mga idol. Ayan, no, yung cock na yun. Talagang kasama yun sa... ano na sa ano natin, ayan, ito, ito siya, mga idol, ayan, o, oh, ayan, o. Oh. Very short leg yan, mga idol, tsaka yung black na hen, free na natin yun kasi medium leg. Tsaka ito, yung isang malupit na breeder ko talaga dito, ito, proven and tested na to. Ito na proven na, yung ilalaban natin sa show, hindi pa proven yun. Pero yung stance doon, tsaka maganda yun, pero ayun, isasalang ko na siya. Ito, mga idol, ayan, o, oh. Ayan, o, oh. Ayan. Ayan, kasama yan mga idol, kukunin yan, di yan pour out, pero para sa kanya, babigyan ko ng maganda na talagang solid, i-out ko mga idol. So, ayan. Tapos, alin pa ba? Ah, ito, ito mga idol, anak ng white to, yung nakuha sa kainta, ayan o, yung magandang white natin, anak yan. Kasama yan, tsaka yung binatilyo dito, ayan o, ayan, medyo mailap lang mga idol, yan, short leg din yan. Kasama yan, kasama sila. So, yan ang mga inano sa atin. So, yun, bigla na lang, biglang nag-cancel. So, yun lang mga idol, i-share ko lang. So, yun, back to, ano na tayo, to vlog tayo mga idol. Eto, babalik na rin ko na yung camera and then ipapakita ko sa'yo yung mga palahi na. That kasama yung dalawa na to, eh. Yung dalawa dito na ano, eh. hindi na lang nasama mga idol. Eh. Dahil nga bogus pala, sabi ko, to be follow, yung isang malupit din na breeder na isa, tatlong short leg yung anak, isa, dalawang short leg. O, di proven lahat yung mga ano ko dito, mga idol. Kung syempre, nanonood kayo ng vlog ko, nakikita nyo, naglilimlim, nagamayos. Mga kak natin, nakita mo, di ba? Hindi naman, ano, pero palahi natin yun, nakapagparami tayo, mga idol. Di ba, nakita si Simula, si Dagul, tsaka si ano lang, kasi napara. So, yun ang matatawag mo breeder. Diba? Hindi yung buy and sell mga idol. So, yan. Sa isahin ko, ipapakita ko yung mga alaga natin dito mga idol. Yung, eto, yung kabuuan ng brooder cage natin. So, eto mga idol. Isa-isa, ibabaligtad ko lang yung camera para sa inyo mga idol. Ayan, simula natin dito mga idol. Medyo mahina lang yung ilaw sa taas. Ayan, kasi luma pa kasi. Ayan, isa. Susunod mga idol, yung andito naman. Ito nga yung mother nung nandun, yung pinakita natin doon na paliliguan natin ngayon para i-condition for breeding na. Isa yung short leg dyan mga idol, ayun yung andun, yung maliit, medyo maiilap kasi sila. Tapos eto naman, ayan, isang pinareserve nga mga idol, ayan. Lima yan, bali dalawa yung short leg. And then ang naiwan na lang sa kanya mga idol, isang short leg na matay yung isa. So tatlong long leg yan tsaka isang short leg. Ayun, ayun isa yung short leg. Ayun, no? Yun, nasa gilid mga idol. Ngayon eto, pati nga to mga idol eh, ibibigay ko na rin, isa din sa malulupit na hin natin to. Ayan no, ayan no, bukong buka o. Oh. Short body talaga, tsaka malilit mga hin natin dito. Kaya baka kahit, ayun no. Meron dyan na pure white na short leg, tsaka meron din isang short leg. So, dalawa silang short leg, mga idol, yung anak na ayun, oh. Ayun, dalawa, oh. Eto naman, yung bagong papisa natin, mga idol, oh. Ayan. Eto. Ayan, ito siya, mga idol. Merong anak yan na dalawang short leg. Ngayon, ang pair niyan, yung long leg na nakuha sa atin, yung blue. Blue na red. Blue-breasted red. Mga idol, ayan. Ah, tama ba ako? Basta yun mga idol, kung ano yung kulay nun, yung ano yun, ayun yung anak niya mga idol. Ganda, oh. Dalawa yan mga idol, oh. Isa, oh. Short leg din. Tapos, eto yung isa mga idol, ayan, oh. Tatlo, yun, oh. Uy, very beautiful. Ayan, tatlo sila mga idol, oh. Ayun yung isa, ayan. Short leg lahat yung tatlo mga idol. Ayan, dapat kasama yung... Ito yung last hen na sabi ko sa kanya na antayin mo sir. Pag kami nang bisa, ibibigay ko din sa iyo. Ibibigay ko din sa kanya itong dalawang maganda na to mga idol. Ayan, kita mo. Ayan, kita mo mga idol. Oh. Puno na. O, diba? Yan, ang vlog natin for today mga idol. Kita nyo.
So, ayan ang vlog natin for today, mga idol. Sana nabigyan ko rin kayo ng magandang lesson for today. See you on my next vlog. Maraming salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa atin, mga idol. Kung gusto nyo nga ng yung mga long leg ko dito, pinamimigay ko, mga idol. Puntahan nyo, talagang ibibigay ko. Merong dalawang sisiu, bali lima. Lima yon, mga idol. So, unahan na lang kung sino yung malapit sa akin dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Pasyalan nyo, ibibigay ko, mga idol. So, yan ang ating vlog for today, mga idol. Maraming salamat. Bye-bye. See you on my next vlog.